Kinagagalak ko ng ating task force ay ang local unit po ng Sibuco ay nagbigay na ho ng reward sa mga tao magkatulong dito sa investigasyon kung sino nakita doon sa bangka o kahit kung sino man ang makakita doon sa biktima. Nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga otoridad sa apat na suspek na dumukot sa American National na si Elliot Eastman noong October 17 sa Zamboanga del Norte. Ayon kay Police Regional Office 9 Public Information Office Chief, Police Lieutenant Colonel Helen Galvez, hindi lamang nakasentro sa Zamboanga ang paghahanap ng pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, kundi maging sa mga kalapit lalawigan. Mayroon na rin umanong lead PNP sa mga suspect at kung anong grupo kabilang ang ito. Ongoing ho yung ating mga operations po here in region and across borders. Mas targeted na ho yung ating mga moves sapagkat meron na ho tayo mga leads nandito sa mga persons of interest na nakuha ho natin. Meron na ho tayo mga suspect group on a local site but hindi pa natin po pwedeng sabihin ito. At yung mga connections ho nila hindi pa natin pwedeng sabihin as of this time. Base sa nakuhang impormasyon ng UNTV, karamihan sa mga suspek ay pawang taga-Zamboanga, subalit isa sa mga ito ay lumalabas, nakabilang sa grupo ng sinasabing remnant ni Abu Sayyaf leader Furuji Indama na nakabase sa Basilan. Kinumpirma din ni Lieutenant Colonel Galvez na tumulong na rin ang lokal na pamahalaan ng Sibuco sa pamamagitan ng pagbibigay ng reward money para sa makapagbibigay ng impormasyon kung nasaan si Isman. Kung makakita ng bangka yung gamit nilang sasakyan, 50,000 ho kung sino makabigay ng impormasyon leading to that location. At saka yung 100,000 naman po directly doon sa magbigay ng leads para sa safety recovery ho ng victim natin. Yes po, meron po tayong provided na contact number. Yung contact number po ay diretso po ito sa Sibuco Municipal Police Station. Meron din tayong numbers dyan na pinovide po. Diretso din po mismo sa mayor. Sinabi din ni Galvez na base sa profile ni Eastman ay lumalabas na dati itong miyembro ng US Marines. Nasa profile po si Eastman is the number of US Marines. Pero yun po yung nasa profile po ng biktima natin. Initially na na-identify natin. May nakapagsabi ho sa atin, pinoconfirm pa ho natin yan, na nasa profile niya po is siya po ay dating miyembro po ng US Marines na awol. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Galvez na nanatiling wala pa rin natatanggap na ransom demand ang pamilya ng biktima. Kaya naman, iniimbestigahan ng PNP ang lahat ng posibleng motibo sa insidente. Wala tayong receive of any information or any demand ransom from the abductors at wala din po tayong proof of life doon sa biktima natin. Tinitingnan ho natin lahat ng angulo. Based on the persons of interest po is iniimbestigahan pa po talaga natin kung ano ba ang connection nila sa mga grupong na dati po na nagkakandak po ng ganyang klaseng activities dito sa area. Panawagan ang pronoun sa publiko. Agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kung may makukuha ang impormasyon kaugnay sa kinaroroonan ni Eastman. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.